nyo yan, girls, na hindi nyo gawain yan na magpagrelasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, di natin alam kung anong rason kung bakit wala na silang pakbig. Wala ko. Ayaw ko mag-tell niyan kasi sila lang daw nakakaalam. So, ang magandang araw mga kasapi. Kumusta ang lahat? For today's video, viral ito sa mundo ng social media. Boy Tapang, sinagot na ang mga paratang ng mga basher na inagaw ni Boy Tapang si Cherry White kay Asian Pacboy. At ang sabi ni Boy Tapang mga kasapi, bago niya niligawan si Cherry White ay tinanong muna ito ni Boy Tapang kung may syuta na. Kaya pakinggan natin mga kasapi ang pahayag ni Boy Tapang. Tara! So ito na mga katapang, sasagutin ko ng mga bashers dyan na supporters ni Pacboy. Ako yung kakawin namin ni Cherry White galing sa Falls kung napapanood yun sa vlog niya. Ngayon sasagutin ko ng mga parata ng mga bashers dyan na inaga ko doon si Cherry White kay Pacboy. Maraming nagko-comment, nag-message sa personal account ko, nag-message sa page ko na inaga ko si Pacboy kapal doon ang mukha ko kasi mga agaw. Ngayon sasagutin ko yung paratang nyo. So ngayon magkwentuhan muna tayo ha. Pakinggan nyo to. So bago kami nagka-relasyon ni Cherry White, bago kami nagka-jowa, nasa Manila pa si Cherry White. Nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi may pagka-merites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya kay Pacboy, ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa isa, habang lagi kami nag-video call, nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag yung sabihin na inaga ko si Cherry White kay Pacboy. So, imposible naman ang babae papatol sa isang lalaki na may karelasyon. Alam nyo yan, girls, na hindi nyo gawain yan na magpag-relasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, di natin alam kung anong rason kung bakit wala na silang pakbig. Wala ko. Ayaw ko mag-tell niyan kasi sila lang daw nakakaalam. So, ang sa akin lang, si Cherry, bago kami nagkarelasyon, wala siyang jowa. Ha? So, wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. At ito pa, hindi ako yung klaseng lalaki na basta-basta lang dyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na rin lawayan. Ganun ako. Hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang babae lang. Ayaw ko nang may kahati. Kaya wag yung sabihin na nang aagaw ako kay Cherry White. Si Cherry White mismo nakakaalam yan. So hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So ang sabi lang sa akin, matagal na siyang walang jowa. So hindi ko tinanong sila about sa kanila ni Pacboy. Yun lang kasi paribasin nila yan. So, ito pa, naiinis ako eh. Sabi nila, content lang daw kami ni Cherry White. Intindihan ko kayo kasi nga, nangyari sa akin nung nakaraan na nag-reveal ako ng jowa na hindi ko jowa. So, ngayon, imposible naman na content lang kami, di ba? Halos na yun sa vlog namin, puro nangalaplapan. Sasabihin nyo, content pa rin? May ganun ba? Di ba? So, paano nyo sabi na content lang kami ni Cherry? Nagkataon lang nung birthday ko na marami akong inimbita ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, binidyohan kami habang sumasayaw. Siyempre di namin natis yung sarili namin. Naghalikan kami. Binidyohan nila. Paano nasabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So content yun ng mga ibang vlogger. So sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is ginawa lang namin yung relasyon namin na ano yung nararamdaman namin, di ba? So kaya nasabi yung content lang. So hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatutok. So actually, sinabi ko kay Cherry na wag muna kaming mag-private relationship muna kami kasi nga pag social media talaga maraming makisasaw, maraming masasabi, di ba? So wala eh, hindi namin natiis yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So maraming mga vlogger na nag-video kaya ganun yung nangyari. So sige lang, hayaan niyo na mapatunayan sa amin na hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga kay Cherry na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang itong anong meron kami sa relasyon kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. Maraming nagbibidyo.
na naghalikan kami, di ba? So ano pa yan? At yung kinais, at yun lang kinainisan ko na mag-aagaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain na mag-aagaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa at si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayari lang sana doon is collaboration. Collaboration, magkukulab lang sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala kang jowa. Wala din akong jowa. Eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yun. Eh, kung si Cherry ay may karelasyon siya, o tinago niya sa akin, eh may jowa pala siya, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ni Cherry yun. Na nagpag-relasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya. Eh, yung inamin sa akin, wala siyang jowa, di ba? So, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ni Cherry yun. Pero, wala naman talaga. Totoo naman talaga na wala siyang jowa. So, yun lang. Huwag niyong sabihin sa akin na mangahagaw ako. Kasi hindi ko yung gawain. Hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae. Ha? Kahit hindi ako pogi, hindi ko mangahagaw. Hindi ko gawain yun. Ayokong sasakit ulo sa kakaisip. Di ba? Kaya huwag niyong sabihin sa akin na nangahagaw akong diwas. Yun lang. Naiinis lang talaga ako sa mga basos. Pasensya niyo, di ako nagalit. Nagpalabas lang ako ng aking nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao dyan. Kasi ito lang ako. Nagpakatotoo lang ako sa kay Cherry. So, yun lang. Pasensya na kayo kung ano yung kung parang galit ako. So, naiinis na talaga ako sa mga nagko-comment at nagbabas dyan. So, yun lang. Pasensya na talaga. At ayun na nga mga kasapi, no, narinig na natin ang pahayag ni Boy Tapang. Talagang hindi nga inagaw si Chiruet kay Asian Pacboy. Dahil bago na ito niligawan, gaya ng sinabi ko nung una, na tinanong muna si Chiruet kung may jowa na ba. At sa tingin ko mga kasapi, walang kasalanan dito si Boy Tapang. Ang may kasalanan ito si Cherry White kung hindi nagsasabi ng totoo. Kaya ito narinig na natin ang payag ni Boy Tapang at narinig na ng mga baser ang payag ni Boy Tapang. Siguro naman naintindihan na nila ang buong katotohanan. Ang mahirap lang kasi sa atin mga Pilipino, hinuhusgahan natin ang tao na hindi pa natin alam ang buong katotohanan. At mga kasapi, inamin naman ni Boy Tapang na naging sila na ni Cherry White at hindi po na content lang. Kaya dapat naman sana sa ating mga Pilipino or mga baser dyan, hindi muna natin husgan yung tao kung hindi pa natin alam yung buong katotohanan.